So, good day mga boss. Welcome back to the channel. At pasensya na po dahil kababalik ko lang sa tagal o haba ng panahon. Ngayon lang po ako rin nakapag-vlog. So, ngayon nandito tayo sa field sa taniman ng ng isang kliyente natin. So, ito po ay pinuntahan ko. May nakita akong dalawang sakit dito ng sili. So, yung una ay ito. Ayan. Nangungulot siya. Meron po itong mites or thrips sa ilalim. So, pwede kayong mag-handak ng chemical control. O kaya naman po, pwede nyo siyang talbusan para magpanibago ng ng suwi o kaya talbos. Tatanggalin yung mga apektadong parte. Next, ito yung pinakamalala mga boss. Dahil hindi ito basta-basta nasakit ng sili. Dahil kapag ito ang tumama sa ating pananim, sabihin na natin nakita mo iisa pa lang. Then, sa susunod na mga araw, lalo na pagka nagpatubig ka, dumadami siya ng biglaan. Napakahirap niyang kontrolin dahil nandun siya sa lupa. So, ito po yun. Ayan. So, ang tawag po dyan, bacterial wilt. So, paano ba natin ito na kukontrol? So, ito mga boss, ang control natin dito, pwede tayong gumamit ng biological fumes o kaya naman chemical, at pwede rin nating i-conduct yung sinasabi nila na aerodynamic soil disinfection or ADS. So, ibig sabihin nun, medyo hindi siya karaniwan sa atin at saka matagal ang kanyang proseso, mas madaming proseso, pero mas effective siya dahil according sa ating instructor si Sir Oliver Kaasi, kasi siya ay isang doktor, nagdoctorate siya sa Japan. Sa Japan daw ay yun ang ginagawa, aerodynamic soil disinfection. So i-disinfect natin yung lupa gamit ang mga materials nating kailangan magkaroon, yung pang cover sa lupa. Ayan, dahil dito kailangan kailangan i-cultivate muna yung lupa, araruhin o kaya i-tractor. Then susunod po dyan ay takpan yung lupa, takpan yung lupa din patubigan para malunod yung lupa, matanggal yung oxygen, lahat ng oxygen sa loob ng lupa matanggal at mamamatay yung bacteria dahil yun nga po, malulunod siya within 2 weeks. So within 2 weeks diretso dapat na walang oxygen sa lupa. Ibig sabihin 2 weeks na nakakover yung lupa mo at may patubig siyang diretso. So parang nilunod mo talaga siya. Yung iba nga po tumatagal ng 2 months. So sobrang tagal. Ayan. Ang symptoms ng bacterial wilt, yan, nakikita nga na po natin, obvious naman. Pero ang pinaka sign para masabi nating bacterial wilt siya ay kapag ka flowering stage or fruiting stage na siya, saka siya tinatamaan. At para ma-sure din po natin na may bacterial wilt, ito po ang ginagawa po nila. Bubunutin natin ito. Then, ikakat po dito ng slanting or kayo po kung paano nyo ikat. Then, ilagay nyo sa malinis na tubig. Tignan po ninyo kung may lumabas na ooze. Ang tawag po doon ay ooze test. So, yun po yung ginagamit nating method para malaman kung may bacterial wilt niya. Then, sunod po dyan, para po
yun nga, para po maiwasan din ang para maiwasan din ang pagkakaroon ng para maiwasan yung pagkakaroon ng tawag dito paglaganap o pagkakaroon ng bacterial wilt, kailangan mag-crop rotation ka. Hindi lang yung sili na naman sa susunod, sili na naman. So, yun po yung repetition ng ating mga crop. Nawawala po yung crop rotation. So, yung disease at saka peste na nandito, naaalagaan sila. Lalo silang natotolerate, lalo silang dumadami. So, ang ginagawa po dito, crop rotation. Kung ano nga, kung get maari, crop rotation natin ay yung magkakaiba-ibang crop family. So, kagaya nito, sili, solanaceous. So, iiwasan mo yung sunod na itatanim mo ay solanaceous din. Kagaya ng kamatis sa katalong. Iiwasan mo yung dalawang yon. Pero, yung mga nangyayari po kasi minsan, mga boss, ginagawa nilang akala nila iba na crop na naman yung nagtanim sila ng sili, susunod talong o kaya susunod kamatis. So mas mabuti sili, iwasan na natin yung mga kapamilya niya. At meron din mga boss yung mga crop ng cucurbits na tinatamaan din ng bacterial wilt, kagaya ng ampalaya, upo tsaka patola. So ampalaya, upo, patola, natatamaan din yung tatlong yon. So hanggat maaari, umiwas tayo. So ang ginagawa po, advice ko lang po mga boss, pagkatapos ng sili, mas maganda magtanim ka na lang ng mais. Kasi hindi niya kumbaga kapamilya. Hindi niya na break doon yung cycle o kaya makapag-crop rotation ka. Then pagkatapos ng mais, pwede mong, kung gusto mong tuluyan na makontrol yung bacterial wilt, pwede kang magtanim o magsabog ng mustasa. Yun yung sinabi ko po kanina na biological control ng bacterial wilt. Yun yung biofumes. So, yung mustasa kasi po mga boss, ipapa-cultivate mo yung lupa, sasabogan mo ng mustasa, then iaano mo siya, i-culture mo siya, alagaan mo. Pagka lumaki na ng about 8 to 10 inches yung mustasa, so ibig sabihin nasa na yon, nasa 20 to 25 days, saka mo pa durog ulit, pa-cultivate mo ng ganon para ma-mix yung residue ng mustasa, ma-mix sa lupa. So may substance kasi yung mustasa na pumapatay sa bacterial wilt. So napakaraming kaso ng mga ganito, boss. Hindi lang sa sili, pati na rin sa talong, pati na rin sa kamatis at saka sa ampalaya. Ang dami, ang dami. So mas maganda control, then crop rotation. At isa pa po mga boss, kailangan mag-maintain tayo ng organic matter sa loob ng lupa natin. Lalong-lalo na yung mga yung beneficial microorganism or yung mga BMOs para mapanatili yung kalusugan ng lupa. At isa pa mga boss, para hindi lumabas yung bacterial wilt, iwasan din natin na masobrahan sa pag-aabono para hindi magkaroon ng acidity o pangangasim ng lupa. Kasi kapag ka nagkaroon ng acidity o pangangasim sa lupa, dun po nagkakaroon ng sakit o lumalabas yung mga sakit ng halaman na nagmumula po sa lupa. So yun mga boss, ang kailangan nating makontrol. Isa pa na na ginagawa natin, yung tawag dito, yung chemical control naman natin, pwede kayong gumamit ng mga chemicals. Pero hindi ko po sinasuggest po yun mga boss, kasi yun nga, magdidilig ka ng chemical sa lupa, so taas na naman yung toxicity sa lupa natin. Pwedeng magsanhin na naman ng mas mataas na acidity or mababang pH level ng
level ng ating lupa. So, yun mga boss, control sa bacterial wilt, ADS, aerodynamic soil disinfection, at biological fumes, pagtatanim ng mustasa, then papatraktor mo ulit, at saka crop rotation. Yun yung importante mga boss. Isa pa, yung pagmi-maintain ng organic sa ating kalupaan. So, yun mga boss, sasabihin ko din kung anong mga organic ang ating pwede nating ilagay. So, yung organic po natin mga boss, dapat sure kayo na na-decompose ang mga ito. Kasi minsan, ayun nga, base sa pag-aaral, yung tinatawag na natin minsan na organic, naglalagay na po sila ng chicken dung, pero minsan masasabi natin hindi siya organic mga boss, kasi yung mga pinapakain sa manok, pinapainom ay mga ano po yun, inorganic or mga synthetic chemicals or vitamins ang nilalagay, so hindi siya organic. Mas maganda yung mga na-decompose na sila mga boss. So yung mga na-mix mas maganda rin, at ang maganda doon ay yung pinakamaganda sa lahat, yung na-sterilize. So suggest ko lang, pwede yung vermi, pwede rin yung mga na-mix na organic fertilizers na commercialized na binebenta sa mga merkado, at saka yung mga iba po ay kung kaya nyo namang mag-mix mismo, yun, gawin po ninyo yun. Yun po, so ngayon, ayan, yun yung mahirap na kalaban sa silo. So tignan natin yung mga iba na mga sili, kasi sinasabi nila marami na daw tinamaan. So tignan natin mga boss. So grabe, kita nyo mga boss. Yun, naglalantaan na sila. So yun nga mga boss, napakarami, heartbreaking kung nakikita mo yung mga pananim mo na ganito na ang nangyari. So yun, mahirap talaga i-control pagka hindi mo naagapan. So yun nga, prevention is better than curing. Napaka ano, tignan, pati ako nanghihinayang kasi maganda pa naman yung presyo ng sili ngayon, at saka dit sa lahat, kailangan ano talaga, kailangan ng prevention talaga at pangangalaga sa ating lupa, kasi sa lupa po talaga tayo nakadepende pagka tayo ay nagtatanim. Hindi naman po kasi ibig sabihin na maganda yung pananim mo, magtatanim at magtatanim ka na naman ulit ng the same crops, or hanggat nakikita mong maganda yung pananim na paulit-ulit mong itinatanim sa lupain mo, ay hindi nalalabas yung mga ganitong scenario or sakit. So ito, kailangan magbago na siya ng pananim next planting season. So ayan, tsaka hindi ko lang alam kung ano pa yung mga ginamit nila dito ng mga practices sa pagtatanim, kasi yung sili nila medyo mababa tapos namumunga na, ibig sabihin stress. So yun mga boss, pagka maliliit pa lang yung sili mo o yung pananim mo, namumunga na, ibig sabihin stress po siya. So yun nga ang ginagawa ko, tinatanggal ko muna yung bulaklak, then nag-fertilize ako ulit
para maging mas kondisyon, lumaki yung pananim at mas productive po siya. Ayan. So yun lamang mga boss, sana marami po kayong natutunan at sa susunod ng mga video ko po, siguro hindi ko alam kung maituturo ko talaga ng actual ito yung mga nasabi ko. Sana nga pumayag sila na maituturo ko ng actual, kasi gusto ko talagang gawin or conduct yun para may masundan ang mga kagaya nating farmer na nakakaranas ng ganitong sitwasyon. So yun, thank you po pala sa ating more than 1,000 subscribers. Maraming salamat po mga boss sa inyong panonood at sana'y marami po kayong natutunan sa aking mga tinuturo, dahil hindi ko po ipagdadamot lahat ng aking mga nalalaman para matulungan ko po kayong lahat. Sana nga someday may mabalitaan ako na, Marlo, dahil sa'yo naging successful ako sa farming. So yun po, yun pa lang, isa na yun sa ano, pinaka the best na bunga ng aking pagbibideo o pagtuturo po sa inyo. So maraming salamat po. God bless you all. So yun mga boss, umuwi na tayo. Pero ngayon po, ipagpapatuloy natin yung explanation ko sa disinfection ng lupa. Dahil may pagkukulang po ako dun sa nasabi ko kanina sa field. Ang pagdi-disinfect po sa lupa, ang kailangan po dun ay magkaroon ka ng carbon source. Carbon source, which is pwede kang maglagay ng sunog na ipa. Basta yung mga carbon po, sunog na ipa, yung humicay, mataas po yung carbon source doon, tsaka isa pa, neutralizer po yun. At yung organic fumes, kagaya po, nga po ng kagaya ng tawag dito, mustasa. So yun po, sasabugan mo o mag-a-apply ka muna ng carbon source, then ipapa-mix mo sa lupa, then ano po, patubig ka ng 2 weeks para mawala yung oxygen ng sa loob ng lupa. Mawala yung oxygen sa loob ng lupa at saka mamatay yung bakterya sa loob. So yun lamang po mga boss, salamat sa panonood and God bless you all.